ako'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ng naghirang sa inumos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami likhain ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mga bininyagan mo ng bagong buhay, noong sila ay binyagan, ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa
sa lupain ng Kanaan. Ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang ito'y kung mangyari man at kung mangyari na nga, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Siguro nga may mga bagay talagang kailangang paulit-ulit nating marinig. Kahit matagal na nating alam, ano ho? Habang binabasa kanina ang unang pagbasa at ang salmong tugunan ng nanay na lektora, parang may bubog na kumukurot sa aking kalooban dahil sa mga katotohanan ng paglimot. Lalo na nang binasa niya yung tungkol kay Haring David. Isang hapon kasi na nakababa ang guards ni Haring David. Medyo idle ang kanyang sarili. Siguro, nagpapahipahinga doon sa kanyang balkonahe. Natanawan niya si Bathsheba doon sa kahanggan. Naliligo. Ay bakit naman nagpakita pa itong si Bathsheba habang naliligo, no? Kay Haring David. Pero nung makita yun ni Haring David, he wanted her and he took her. Hindi siya naghanap ng iba. Marami naman sana siyang pwedeng ligawan. Pero he wanted her. Siya ang gusto niya. Ayun ano. Nalimutan siguro niya na siya ay anointed. Pinahiran ng langis. Hinirang ng Diyos. Nalimutan niya yung magandang awit ng mga bata habang siya ay ina-anoint, parang mga anghel na nag-aawitan. Nakalimot siya. Kaya siguro nga, may mga katotohanang talagang kailangang paulit-ulit nating makita at marinig para ma-remind tayo. Noong anyayahan po ng mga taga-Antioch, si Apostol Pablo na magsalita doon sa kanilang sinagoga, wala naman siyang sinabing bago. Inanyayahan lang din niya silang pakinggang muli ang napakinggan nila noon pa. Ang kanila mismong kasaysayan at kung paanong gumagawa sa kanilang kasaysayan ang Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ang humirang sa kanilang mga ninuno. Ginawa niya silang isang malaking bansa kahit nasa exile sila sa Egypt. Inilabas sila doon at binigyan ng lupain. Pinangakuan ng manunubos at ipinadala naman ang manunubos. Tinupad ang kanyang pangako. Ipinaalala rin sa kanila
na tinawag sila ni San Juan Bautista sa isang pagbibinyag ng pagtitika bilang paghahanda sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas. Ang pagbibinyag na ito na nagpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan ay katunayan ng katapatan at kagandahang loob ng Diyos. Pero hindi doon natapos, ano? Hindi doon natapos. Sa pamamagitan ni Kristo, nabigyang laya tayo upang makapamuhay ng may espiritual na kasaganaan at kasiyahan. Ano man ang ating status sa lipunan, mayaman ka man o mahirap, sabi nga, you will not feel scars kapag ikaw ay nasa mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil sapat po ang kanyang biyaya. Alam natin ito. Bakit ba hindi natin ito malalaman? Ay matatagal na naman tayong Katoliko. Baka kayo, mas matagal pa sa akin. Naging Katoliko lang ako, 27 years old. Noong ako'y nagdesisyong pumasok sa seminaryo. Dating Protestant, Methodist, at saka UCCP. Eh ano kaya ang sikreto ni Apostol Pablo at ang kanyang masidhing paghikayat o yung pong tinatawag na exhortation ay nagbubunga ng masidhiring paghikayat sa iba para lumago at mamunga sa kanilang pananampalataya. Magkakaiba ho kasi yun eh, no? Yung teaching, yung preaching, at saka exhortation. Yan. Sa preaching, nalalaman natin ang katotohanan. Katulad nito ngayon, ginagawa natin ngayon, yung teaching, okay, alam natin ang dapat gawin. Yung exhortation, binibigyan tayo ng pamamaraan. Sabihin na nating advice kung paano gawin. Ang isa pong halimbawa niyan eh, si Moises, ano? Tsaka si Jethro. Hindi malaman kung anong gagawin. Sabi nung isa sa kanila, abili maglagay ka ng sistema. Maglagay ka ng sistema. Yung munang pinakanangangailangan ng unahin mo. Tapos, mag-appoint ka ng mga pwedeng pumunta doon sa mas nakararami. May sistema. Yun, ano? Yun ang exhortation. Nag-a-advise, humihikayat ng aksyon. Ay siguro yun na nga ho ang sikreto ni Apostol Pablo, ano? Sa tanong natin kanina na bakit nagmumultiply mula sa kanya yung masidhing pagnanais na lumago sa pananampalataya at buhay espiritual. Dahil siya ho mismo, si Apostol Pablo mismo ay masidhing nahikayat ng sarili niyang karanasan ng pagbabalik loob sa Diyos. Yung kanyang exhortation galing sa kanyang pagdarasal at yung kanyang pagdarasal galing sa kanyang conversion. Ngayon, masiglang namumunga ang kanyang pananampalataya. Nakilala ho kasi niya ang Panginoon ng matindihan. Matindihan ang pagkakilala niya sa Panginoon. Hindi lamang bilang isang Nazareno o taga Nazareth, kundi kung sino talaga siya na siya ay siya nga. Paano mo iintindihin yun? Ano? Na siya ay siya nga. Sabi niya dito, ako'y si ako nga. Paano may explain yun? You don't. Simple. You don't explain it. Hindi mo na i-explain. Doon na papasok ang iyong pananampalataya. Kung matatanggap mo siya sa pagiging siya bilang siya nga. Ang kabaligtaran po nito, mga kapatid, yung ginagawa ni Apostol Pablo,
ay ang pangangaral tungkol sa Diyos nang hindi mo naman namamalayang gumagawa sa iyo ang Diyos. Teaching lang yun. Theoretical. Tayo kasing mga Katoliko, hindi man tayo nagbabasa ng Biblia. Sino sa inyo nagbabasa ng Biblia? Totohanan. Hindi tayo sanay. Noon nga ako yung seminaristang Katoliko, yung aking Biblia ay napaka ganda. Hinding-hindi nagugusot. Samantalang yung sa mga Protestant na mga Biblia, lantutay na, marumi, maraming sulat, palaging nasa kanilang mga kilikili. Ganyan. Tayo, hindi tayo masyadong nagbabasa ng Biblia. Ang binabasa natin ay kung paano namumuhay ang ating kapwa. Kung nasa salamin ba doon ang kanyang mga natututunan pag siya ay nagsisimba. Ang kanyang mga naririnig na itinuturo ng mga pari at ng kanilang mga katikista. Ang isang halimbawa po nito eh yung pagkukwento tungkol sa kagandahan ng Eiffel Tower sa Paris nang hindi ka pa naman nakakapunta doon. Epektibo pong nangangaral si Apostol Pablo dahil namamalayan po niyang nagtatrabaho sa kanya ang Espiritu Santo. Kaya naipapaabot din niya ang trabaho ng Espiritu Santo sa iba. Ibig sabihin, gumagawa sa pamamagitan niya ang Espiritu Santo. Sa kanyang pagtangkilik, sa kapakanan ng iba, sa pagtataguyod niya sa welfare ng kapwa at pagbibigay kaginhawahan sa karamihan, nagtatrabaho ang Espiritu Santo sa kanya. Dahil ito ho mismo ang trabaho ng Espiritu Santo. Pagtangkilik, pagtataguyod, at pagbibigay kaginhawahan. Advocate natin siya. Nangangahulugan din po ito ng mas mataas na antas o level ng maturity by bringing out the best in others. Sa patuloy po nating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, sa misang ito, buksan nawa natin ang ating mga kalooban sa Espiritu Santo sa pagtugon sa kanyang paanyayang humantong sa konkretong aksyon ang ating mga natututunan, ang ating nararanasang pagtangkilik, pagtataguyod, at pagbibigay ginhawa sa atin, mag-multiply katulad ng ginawa nila sa Antioch. Ang Antioch, mga kapatid, doon unang tinawag ang early church na mga Kristiyano. Doon din tayo babalik sa panahon ng pagkakawatak-watak, sa panahon ng mga kontrahan, sa mga katuruan ng simbahan. Balikan natin ang Antioch. Paano nila nakilala ang kanilang mga sarili na instrumento ng Espiritong Banal, kung kaya magpahanggang ngayon, tayo rin ay tinatawag na mga Kristiyano at mga tagasunod ng ating mga mahal, ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin po tayo ng may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa kanyang dakilang habag, at sa bawat pagpapakumbaba, atin pong hilingin, Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama,
pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagsimula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa na sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo sila at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sundin ating dinggin ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanibutan. Awitan natin nang aleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
dinggin ating ipagmalaki at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service mamaya sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas upang bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo lalo na ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, at ang mga mag-e-exam. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinturo ka namin, aral mo ang aming
San Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.